Araw na to, tatanong lang natin yung malapit na pong matapos ang inyong term. Ano po ang una niyong gagawin pagtapos ng inyong term? Susubukan ko ulit ikutin ang Davao Luzon tapos pabalik. Una ginawa ko yung 1999 to 2020. Magmotor ako kasi ang tagal ko na hindi nakamotor. Nakakamiss po. Yun lang ang ano, kaligayahan ko, motor. Baka pwede pong sumama? Oo. Kung kaya yan, it's about 16 days. 16 days, yeah. Hindi po pala. Tatay, I hope you remember me. Yes. Favorite nyo, Mocha Uson. Sir, una-una, gusto pong iparating sa inyo ng ating mga OFWs ang kanilang pagmamahal sa inyo, ang laki na po ng ginagastos ng government, libreng swab test, quarantine hotel, libreng aeroplano, pauwi ng probinsya at saka mga buses. May mensahe po ba kayo sa ating mga OFWs po? May mensahe. At sabi ko, pag umuwi kayo, we will take care of you. Yung pangako ko yun noon, baski nung pumunta, bumibisita ako sa kanila, na kung magkakaroon sila ng pangailangan sa tulong namin, nandiyan kami, ever ready, parang baterya. So, hindi sila mag-alala, mag-uwi. Ngayon yung makauwi kasi na-stranded because of vaccination requirement. Magtiis-tiis lang yung konti, but once you reach the Philippines, wala na kayong problema. Gastos na lahat ng gobyerno hanggang pag-uwi ninyo. Sir, huli na lang po. Meron pa po kayong higit kumulang mga isang taon. Ano pa po yung gusto ninyong gawin itong mula ngayon hanggang sa next year po? Ganon. Tataposin kong tuduhin ko yung laban ko sa korupsyon, druga, pati yung kriminalidad. Yan ang dyan ako. Diyan ang ano ko eh, ang expertise ko, bagay na. So, kailangan mapatuloy ko ng konti, may panahon pa. Yung corruption, marami. Wala ka na problem yung corruption, araw-araw ako nagdi-dismiss ng tao. Sige po sir, alam niyo po sir, gusto lang pahatid sa inyo ng mga banateros, mga DDS na salamat po sa lahat dahil talagang na-appreciate ng buong Pilipino yung inyong ginawa sa bayan. Salamat po, sir. Kaka, yun naman ang pangako ko. Kriminalidad, droga, itong mga NPA. Ang NPA medyo mahina na ngayon. Pati yung droga. Yan. Nangako ako ng tapos na yan. Nangako ako ng libreng eskwela. Nandiyan pa. Okay na. Sa ospital, okay na rin. Sabi ko, libreng ano, gumot. Ayan, nandiyan na. So, halos na, ang kulang ko na lang at hindi ko matapos-tapos. At sabihin ko sa iyo na, hindi ko talaga matapos itong droga. Kaya bantayan ko talaga ito. Baka sakali na kukunti na lang sila pag alis ko. Kasi worried ako sa parang anong epekto ng droga sa mga bata. Salamat po, sir. Thank you. Salamat, Banatero. Ay, thank you po. Mr. Banat. Kaming Banateros, TDS, di Banabay. Kaming banateros, kulukong tawagin ng mga bashers.
Ayan, so ngayong araw ito, makakausap natin Senator Bongo. Senator, kayo po ay inuudyok ng mga kababayan natin tumakbo bilang presidente o di kaya vice president. Ano po masasabi niyo dito? Maraming salamat po sa inyong tiwala sa mga kababayan kong Pilipino. Maraming salamat po. Hindi po ako interesadong tumakbo sa mas mataas na posisyon dahil pagod na rin po ako. Maraming trabaho. Nakita ko po yung trabaho ng isang pangulo kay Pangulong Duterte, halos araw-araw po kami magkasama. Hirap na hirap na po siya. Hirap na hirap na po kami. Subalit yung mga Pilipino nagbibigay lakas sa amin para malampasan natin itong pandemyang ito. Unahin muna natin malampasan itong pandemyang ito. Darating rin po ang panahon na pag-uusapan natin ang politika. Ako naman po, I am not interested. I leave my faith to God, to the Dutertes, and to the Filipino people, kung sila po yung nagbigay ng pagkakataon sa akin na makapagserbisyo po sa kanila. Unahin ko muna ang pagsiservisyo sa aking kapwa Pilipino. Yun po importante ngayon, maramdaman nila yung serbisyo ng gobyerno, lalong-lalo na po sa mga mahirap nating mga kababayan. Pero sir, kung sakasakali lang po, masensya na kung kukulitin ko kayo kasi talagang gusto ng mga kababayan natin, kung sakasakali lang na kayo'y mahalal, either vice president or president, ano po yung gusto nyong mangyari at anong gagawin nyo po? Hindi naman po ako interesadong tumakbo. Kung sakasakali naman po, pagdating ng panahon, not necessarily ngayong 2022, kung sakasakali man po, ang gusto ko pong gawin sa ating bansa, ipagpatuloy po yung pagbabagong inumpisahan ng ating mahal na Pangulo. Yung pagbabago po, yung kampanya laban sa korupsyon sa gobyerno, tuloy-tuloy po yan. Yung kampanya laban sa illegal na droga, tuloy-tuloy po yan. Kahit saan tayo aabot, it will be relentless. Walang tigil po. Lalabanan natin, gaya sinabi ni Pangulo, hindi pa natatapos yung laban kontra droga. So, dapat sugpuin po yan. Yun po ang sumisira sa ating bayan. Pangatlo, yung kampanya laban sa kriminalidad. Galit si Pangulong Duterte sa mga drogista, sa mga kriminal. Ako po, galit rin po ako. Yun po ang gusto kong ipagpatuloy. And of course, dagdagan natin ang gobyernong nagmamalasakit tulad ng ginagawa ni Pangulong Duterte. Dagdagan natin yung mga infrastructure. And of course, itong ating recovery po dito sa ating crisis dulot ng COVID-19. Recovery, unti-unti makabalik tayo sa normal nating pamumuhay. At siyempre po, trabaho. Kasi bagsak ang ating ekonomiya na bigla po tayo. Importante po, bumangon muli ang ating ekonomiya. Yun po ang pinaka-importante sa ngayon. Trabaho at wala pong maghirap at wala pong magutom ng mga kababayan natin. Yan lang po ang pakiusap ko. Kung sino man yung magiging susunod na administrasyon, sana po ipagpatuloy nyo po yung mga inumpisahan ni Pangulong Duterte. Yung magagandang programa po, pagpatuloy nyo lang po. Yun lang po ang aming pakiusap ni Pangulong Duterte. Kung nakakatulong sa mga mahirap, ipagpatuloy nyo po. Senator, naiiyak na po yung mga OFWs natin sa ibang bansa, lalo na po yung affected ng travel ban, katulad ng UAE, Oman, at iba pa. Mayroon naman po mga repatriation flights, nakaka-uwi naman po, pero libo-libo po silang stranded dahil nga po sa limited capacity ng ating inbound, yung arrival po sa ating mga paliparan. Ano po ang inyong mensahe po sa kanila? Mga kababayan ko, sa mga kababayan kong stranded dyan, alam po ni Mocha yung hirap na inyong dinaranas sa ngayon na napapalayo sa inyong pamilya. So ako po ay nakikiusap sa DOLE, sa OWA, sa lahat po ng ahensya ng gobyerno, sa DFA, sa ating POEA, kung sino man po yung in charge ngayon, yung IATF po. Andiyan naman po yung pondo, inilaan natin sa Kongreso para po tugunan ang kanilang mga quarantine hotels, no? Yung pagkain nila, pagpapauwi, naglaan po tayo ng pondo. Nakikiusap po ako, magtulungan ho tayo. Huwag ho nating pabayaan ang ating mga kababayang OFWs. Mahirap po mapalayo sa pamilya. Ngunit binabalansin naman po ng gobyerno ang lahat. Yung pagbubukas po ng pagbabawas po ng quarantine protocols, yung mga ilang araw po sila bago makauwi sa bahay. At iniiwasan po natin yung pagkalat nitong Delta variant that is 4 times more contagious
than yung ibang mga variant. So yun po ang iniiwasan natin na hindi kumalat. Kaya po nakikiusap po ako, kooperasyon lang po ng bawat Pilipino, yung mga pauwi rito. Pero nakikiusap po muli ako sa OWA, sa ating gobyerno, huwag niyo pong pabayaan po yung mga stranded. Kung maaari, as many flights as possible na dumating dito. Yung hotel naman natin, may pambayad naman po. Sana po i-balansehin niyo po ang lahat. Napakahirap po yung apektado po yung yung mental ng tao dito, dahil mahirap mapalayo pag nakulong pa rito sa mga quarantine facilities. Talagang nalulungkot sila. So pakiusap ko lang po sa inyo, talagang naghihirap po ang ating mga kababayan. Ako po bilang senador, kami po ni Pangulong Duterte, ay gagawin po namin ang lahat. Idulog nyo po sa amin, makikinig po kami sa inyo. At yan po isa sa dahilan, kaya rin po akong sinusulong ko at hindi ako tumitigil na isulong po itong Department of OFWs, naging Department of Overseas Filipinos, ngayon po naging Department of Migrant Workers and Overseas Filipinos, para po meron ng cabinet secretary level na nakatutok sa kanila. Hindi na po nila kailangan manawagan sa radyo, sa telebisyon, sa Facebook, nagmamakaawa. Isipin nyo po, tinatawag natin silang modern day heroes. So more than 10 million Filipinos po yan. Marami pong nawala ng trabaho. Bigyan po natin sila ng importansya, isang departamentong nakatutok po sa kanila. Mahal natin ang ating OFWs, alam nyo po yon. Noon pa, umpisa pa lang ng termino ni Pangulong Duterte, dama nyo po ang pagmamahal namin sa inyo. Kaya paglalaban po namin kayo. Ako po, kung kailangan nyo pong gisingin itong gobyerno, ako po mismo ang gigising para bilisan po ang kanilang trabaho.